yan, 1:30 AM na makarating ako dito sa Naiya. That is my ano, my luggage. So papasok na tayo sa loob. So finally, nandito na ako sa loob ng Naiya. So alam nyo naman guys, it's my first time po na mag-travel sa plane. So first time ko sumakay ng airplane and alasing ko pa talaga yung flight ko. Pumunta lang ako dito ng 1 AM. So nagbiyahe ako ng 12 o'clock ng madaling araw tapos 1 AM nandito na ako. Kasi para meron tayong ano, mga moments, meron pa akong chance na kung mga mali-mali yung gagawin ko kasi it's my first time. Though ilang beses naman ako nakakapasok sa Naiya, kaya lang first time ko talaga na magta-travel ako. So itong travel na to is meron kasi kaming seminar sa Cebu na Filipino Sign Language Seminar. So isa ako sa mga participants doon. Kaya grinab ko na din yung chance kasi Cebu to eh, no? So ang gagawin ko, mag-extend na lang ko doon right after ng seminar namin. So ito na. Kunin ko na yung boarding pass ko para maayos na at makapag-settle na muna ako kasi maya-maya pa naman yung flight. Tsaka para maka-idlip na rin ako ng very light. Okay. Ito naman yung pila daw para kumuha ng ano, ng bag tag. Kasi nga, doon sa mga luggage na ilalagay. So, kukuha ng bag tag dito sa may yellow lane, something. So, di ba? Ang ganda lang ng experiences na to. Ang ganda lang ng experience na to kasi syempre, feeling ko susundan to ng mas marami pang mga flights sa mga susunod na taon, susunod na buwan. So now, ipiprint natin yung ano, yung boarding pass natin do kahit nakapag-print na naman tayo. Doon sa school, pero magpiprint pa rin tayo because gusto natin ma-experience. Tapos, magpiprint din tayo ng baggage tag para sa paglalagay natin doon ng ating pagpapacheck ng check-in bag natin mamaya. So, binigay ko na yung aking dito na tayo. Ilalagay sa check-in na natin yung luggage natin. Ay, gulong sa inyo nakaharap. Gulong ko sa inyo nakaharap. Okay, okay. Sir Robert? Yes po. 11-0. Okay. So, ayan. Check-in na natin. Ayun na yung akin. Bumaba na siya. Ayun. Okay. So, ito na. Papasok na tayo sa loob. Ayan. Sa domestic entrance na tayo papasok. So, maghihintay na tayo doon hanggang 4:15 yung AM yung boarding time. Pero, 5 AM pa yung flight natin. So, maghihintay na din tayo doon hanggang sa tawagin tayo. Okay. Ma'am, sinabi ko kasi sa kanila talaga. So, first time ko kasing mag-travel ngayon. Dito sa plane. First time ko rin sumakay ng plane. Oh, talaga, sir. Kaya, yung ignorante blues natin, inagahan talaga natin mga alauna para may 3 hours yung patangahan time natin. Hello po sa inyo. Salamat po. O, yan. Shout out ko sila, ma'am. Sir Alvin. Sir Alvin, ayan. Shout out po sila dito sa Per TV po. Hello. Okay, it's already 4:20 and boarding time na. Iniintay na lang namin na ano, magtawag sila para mapapasok kami sa loob ng plane. Okay guys, so ngayon na andito tayo sa Magellan's Cross. So ito yung nakikita natin sa postcard. So ayan, kita-kita nyo ba yan? Yan ang ating pupuntahan. At titignan natin talaga kung talagang yung every detail na nakikita natin sa postcard. At kung gaano kaganda ito. Dahil nandito tayo ngayon sa Cebu! So let's go!
dahil tayo ngayon ay naan dito sa Cebu, ay pupunta tayo dito sa MC Briones kung saan mabibili tayo ng mga pasalubong natin sa ating mga kapamilya. So sabahan nyo ako, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga paninda nila dito na talaga namang quality and abot kaya din naman kapag kayo ay nagawin dito sa Cebu. Ayan, marami yan dito. Nandiyan sila. So nakakita na ako kanina ng mga specific na mga gamit na bibili ko. Nagbabalak akong bumili ng sando kasi pupunta tayo sa beach at saka sa falls sa mga susunod na araw. So ngayon, naghahanap tayo ng ilan sa mga damit at saka sando na meron dito. Ayun! Dito tayo na patpat! Dito sa MC Briones kung saan makakapili tayo ng ating mga pasalubong sa ating mga kapamilya dyan na naiwan natin sa ating mga bahay. So, pili tayo ng dalawang sando. Pilitin natin kung quality ba at kung pasok sa budget natin. So, wait lang natin si Sir. Magkano ba yung ano natin dito? 120 lang para sa inyo. What? 120? Oh. Tapos, 120 lang ang ano. Ano mga product meron dito sa mga pasalubong items natin? Magkano yung red magnet? 20 pesos. How about yung ano, yung keychain? 10 pesos yung keychain. Yung ninyo magkano? Baka kasi may mga meron sa ninyo. Ninyo? $800 yung menu. So sa sando is ano, $120. So bibili ako ng sando sa talaga. Ayan. Bibili na ako ng dalawang sando na aking nabili. So ayan. Tignan natin ito talaga. Kasya ba sa akin yung aking nabili? Yes. Ang size nito ay XL. So sa mga kasing build ko lang at kasing height ko lang naman, kung kayo ay magagawin dito sa MC Branch, at tabi lang din ito ng Magellan's Cross. Actually, across lang pala. So ito is the XL size. So dalawa sukatin pa din natin yung isa. Okay, ito naman yung isang design sa aking nabili. Okay, so dito naman, bibili naman tayo ng mga kakaasa, mga kakainin naman natin. Ito kay mapilang ano, dried mangoes. So ang dried mangoes dito daw ay 120 isa. So not bad. And may nagre-request dito sa akin. Wow! Yes, mahal. Ito lang yung dried mangoes. Legit na Cebu dried mangoes. Kasi ang sabi niya sa akin, huwag kang bibili sa ano ha, baka mamaya bumili ka lang dun sa may divisoria. So hindi, talaga sa Cebu bumili niya. So eto na nga. Finally lang, kapit ka na tayo ng dried mangoes. Dito lang din yan sa MC Branch, ay MC Briones, across Magellan lang yan. Magellan cross lang din ito. So, bibili tayo ng dalawa. Ito po, bibili ko na yung dalawa. Ayan. Pero yung ibang mga ano nyo, kamukha nito, yung rice, ano ba to? Pop rice. Magkano yung pop rice? So, tatlo 100 daw. How about itong ano? Ha? Ito, 40 daw. 40 pesos daw ito. Tapos, itong mga ganito, biskotso ba ito? Magkano po? 140. So, ayan. Bibig ko na yung soup. Magkano lahat? 240. Ayan. So, nakabili na tayo. Ayan. Bye-bye. Kapag nandito ka sa Cebu, ang transportation na mararanasan mo dito, wala sila ditong tricycle. So, lagi kang magta-taxi or either maghahabal-habal ka. So, as of now, dahil kami ay nagsi-city tour, taxi ang sasakyan namin. Pero kapag ka naman malapit lang yung pupuntahan mo, pwede kang maghabal-habal lang. Yung ibang habal-habal, ang bayad sa kanila, mga 30, 40, depende sa layo. Pero pag kayong medyo lalagpas na sa 10 kilometers, so 10 to 20 kilometers yung pupuntahan ninyo, best way is mag-taxi na talaga kayo. Ayan, dalawa to. Saan to? Shamrock? Shamrock na? Shamrock, Mabini. Yeah.
Ang first stop ng ating Cebu Travel Adventure ay dito sa Sirao Pictorial Gardens. Kaya naman halika, samahan niyo ako at pasukin natin ang loob nitong Sirao Pictorial Gardens. Let's all watch this! Ayon sa mga nakausap ko ng mga nagtatrabaho dito, itinayo daw ang temple na ito noong 2011 at binuksan sa publiko noong 2014. At sa ilang pang mga trivia, itong templo na ito ay niregalo ng lolo ni Ellen Adarna sa kanyang lola dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lola Sonora. So halika, samahan niyo ako at pasukin natin ang ganda nitong Temple of Leia. Sa mga tourist destination na nga rin ito dito sa Cebu mula nang buksan ito sa publiko noong 2014. San Diego Ancestral House. So this was built 1675. One of the oldest houses in the Philippines. Possibly the oldest Chinese home outside China. So our region owner, Chinese. The family is Yap. Now it was owned by Filipino. San Diego since Filipino married to Chinese. So that is why the house later known as Yap San Diego Ancestral House. Recognized ng Department of Tourism. So structure po ng bahay is 90% original. So there's no damage or whatever, even after being hit by an earthquakes and typhoon. Luckily, it's practically safe. Ito ha, lahat ng lower walls, coral stones. Original lahat ng poste. Pag flooring sa taas, hagdanan sa kayong roof din po. And all of these artifacts in here, these were collections of materials from 16th century until 1940s. Pero it was owned by different generations of family na rin. So now, yung wedding picture na yan, lahat ng family portrait na nag-productive of this. Then now, the present owner nga pala, direct descendants, pero 10th generation ang pangsap po. And then they still sleep here. Last night and then tonight, seriously, ginagamit pa rin yung family every weekend. So, bakit? Simple lang. Ayaw ko nila yung bahay na ma-abandon sa Tokyo. It's private near Rock Island. They can get this house in Kalimlabu. Kaya in here, walang bawal ang mag-pictures na mag-flat na itaan. Okay lang. You're also allowed to take videos. You can sit. You can even get your platform in materials. Allowed fun, but be careful not to break in it. Alright? Even upstairs, you're also allowed to use your phones. Once again, 1675 to the house will be celebrating its 347 years old this coming October. So take some pictures in here. That was pretty much it. Alright?